Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay na ang tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino sa isang upuan lamang ng Committee on Justice ng Kamara na tumagal ng 4 oras, sinabing kulang sa laman ang mga reklamo. Wala nang nagawa ang mga nagain, pati na yung nag-endorso ng mga reklamo, kundi ang kundinahin ang nangyari sa botohan. Nakatutok si Sherian Torres. Those against, please rise. Shame on you! Shame on you! Ganito natapos ang pagtalakay ng House Justice Committee sa tatlong impeachment complaint na inihain labang kay Pangulo Aquino. The motion is lost. The Committee on Justice declares impeachment complaint 0001 against the President non-sufficient in substance. Ang dalawang reklamo nakaangkla sa Disbursement Acceleration Program o DAP kung saan illegal daw ang paggastos ni Pinoy sa pondo ng bayan. Ang ikatlo naman, ginigiit na unconstitutional ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDGA kung saan pinapayagan ang mga tropang Amerikano na manatili sa mga piling lokasyon sa bansa. Lahat ito binasura ng komite dahil insufficient in substance o kulang sa laman. Nang pinag-uusapan nga ang tungkol sa DAP, inungkat ng kapartido ng Pangulo na si Eastern Samar Congressman Ben Evardone na nakatanggap din daw ng pondo maging ang nag-endorso na impeachment complaint na si Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Ang buwelta ni Colmenares, inungkat ang dating alyansa ni Evardone kay dating Pangulong Arroyo. Kahit nga po ang ating kasamaan, si Congressman Nery Colmenares, inamin niya po na nakatanggap po siya ng DAP fund. Pero sabi niya, fully accounted. Congressman Evardone was with President Arroyo before. Now he is against Aquino. No, he is against Aquino. Did we say balimbing ka? No, we didn't say balimbing ka. Did we say na wala kang prinsipyo? No, we didn't say that. Ang sinasabi namin kay Congressman Evardone, principled ang posisyon mo na lumipat ka from Arroyo to Aquino kasi tingin mo tama si President Aquino, dapat lang ipakulong si Arroyo. So wala kaming sinasabi dito kay Congressman Evardone na porket may mga kongresista dito na tumanggap ng pondo sa DAP sa proyekto nila, dapat Mr. Chair, inhibited sila. That is an irrelevant point, Mr. Chair. Hindi totoo yung sinabi ng Malacanang that we received that. You are misleading the issue at hand. The issue here is the culpability of President Aquino and not the fact that you received 100 million pesos of that, Mr. Chair. Order, Mr. Chairman. Namagitan si Committee Chairman Yel Tupas Jr. pero di pa nagpaawat ang dalawa kasabay ng pambubuyo ng mga bisita sa hearing. Mr. Chairman. Order. Nang pag-usapan ng EDGA, nagkainitan naman sina Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez at ACT Party List Representative Antonio Tinio. Section 5 of MDT provides that there will be 3 instances. Mr. Chair, again, each point of order, Mr. Chair. Mr. Chair. We are saying that this is not point of order, Mr. Chair. To the people, the president, we are discussing the complaint, the four corners of the complaint, national territory of our country. And the honorable... Sa pagbasura ng komite sa mga impeachment complaints, sinabi ni Tupas na hindi raw talaga tatayo ang mga reklamo. Kahit parehong standards na ginamit natin during the Ombudsman Gutierrez and today, talagang walang laman. Walang laman talaga yung complaints. Ang mga endorsers at complainants, nagkasya na lang sa pagsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Nograles Hall gamit ang props nilang tinapay na may disenyong lechon. Nung alam ko, meron kainan sa palasyo mamayang gabi, no, para i-award yung Best Bataan Award ng Kongreso. Kasi parang kanina talagang yung mga bataan ni Presidente dito talagang nagpapogi talaga para patayin po ito impeachment complaint na ito. So, congratulations na lang sa kanila. At dahil tuluyan ang naibasura sa komite ang tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino, kailangan na laman ng House Committee on Justice na magsumite ng committee report sa plenaryo sa loob ng 1 linggo. Dapat makakuha sila ng 1/3 o 98 votes mula doon sa kabuuang bilang na 292 congressmen dito sa 16th Congress para tuluyan na maisara ang reklamo na ito diretso sa archives. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras.